Ginawa niyo po yung best niyo bilang isang pastor ng Grace Church. At ramdam din po namin ng mga yun yung pagmamahal at pagsuporta niyo po sa amin. Simula po yung assistant pastor pa lang po kayo at ngayon po nasa langit na po si Pastor Eno. Ramdam yung susuportahan namin at ipapanalangin namin na palagi kang maging malusog at malakas. Para makapag-serve ka pa kay Lord hanggang 100 years old ka po. At para makasama pa po namin kayo na matagal. Salamat po, Pastor Carlos, sa lahat ng ginagawa niyo po para kay Lord at sa Grace Church at sa amin. Sana po ay bless ka pa lalo ni Lord at ang buong pamilya. Praise God po sa buhay ng ating Lourdes. At si Pastor Carlos po yung unang-una po talaga na nag-invite po sa akin sa Grace Church. At nung linggo po na iyon, punta na po ako agad at nag-attend na po. At nung mga ilang weeks lang po ay kasama na po ako agad sa ministry ng Grace Church. Happy Pastor's Day po. Message ko naman po ay para kay Pastor Roger. Alam ko po hindi po madaling maging pastor. Pero po natutuwa po ako sa inyo dahil ito yung nakikita ko po kayo. Lalo na po ito yung praise and worship. Kayo po ay sobrang saya. Na-inspired po ako dahil mas nakilala ko po si Lord dahil po sa mga pastor natin. Nagagalak din po ako dahil ito ay kumaawit po si Pastor Roger dahil pakiramdam po po, wala po siyang problema. Tapos din po ang mukhang sa kanya dahil po ng grandparents din. Tumatak po sa amin yung message niyo po noon. Talagang pumasok po sa isipan namin. Para po kasi alam niyo po lahat sa Biblia. Thankful po kami ng Grace Church dahil nabadbad po kayo dito. At sana po makasama po mo namin kayo matagal. Happy Pastor Appreciation Day po. Para po kay Pastor Ellie, Pastor Carlos, and Pastor Roger po. Madalang man po ako magsalita sa harapan. Ngunit, ayun po, sasabihin ko po, maraming salamat. Thank you. Yun, kaya po wala dito si Pastor Ellie. Si Pastor Ellie po, siyang masipag. Malag yung pastor. Malakas at masiyahin. Napagbiro, pero sobrang kapagmahal. Magaling siya sa instrumento at yung boses niya sobrang nakakahanga din. Isa sa mga pastor na talagang tumatak sa ating mga puso. Isang pastor na kapag tayo papasok ng church, maalala natin ang mga ngiti na dala niya. Lahat tayo nagtataka at nasasaktan pa sa kanyang pagkawala. Ngunit isipin natin na siya'y kasama na ng ating Panginoon na nasa langit. Mabuti ang ating pastor, pero kagaya man nung lagi niyang paalala sa atin, Diyos lang ang pagmabuti. Ngayon ay pinagdiriwang natin ng pastor sa atin. At opo, may kita niyong wala siya dito, pero ang presensya ng kanyang pagmamahal ay palagi pa rin natin mararamdaman. Siya diyang nakakami sa mga alaala na dumaan sa buhay natin na kasama ang ating Pastor Ellie. Pero kailangan nating tanggapin na di na siya muli makakaranas ng kahirapan ng kasakitan dito. Dahil kasama na siya ng ating iisang Panginoon. Happy Pastor Sunday sa ating Pastor Ellie na nasa langit. Yung mga lessons po niya, isa puso po natin. At sana po panoorin natin yung mga online message niya sa YouTube.
maging malago yung faith namin kay Lord. Kami pa ngayon, simula pagkabata. Kaya nagpapasalamat kami sa buhay ni Pastor Eddie bilang pastor sa loob ng 10 taon. At happy Pastor Sunday din po kay Pastor Ed, kay Pastor Carlos at kay Pastor Roger po. Salamat po sa paglilingkod niyo kay Lord. Maraming salamat sa tatlong kabataan ko. Ngayon po ay maglilimit po tayo para sa congregation. 3 to 5 persons po na kung sino po ang gusto magpasalamat po sa ating mga pastors. So, sino po? Roll call po ba? Ilan po? 3 to 5 po. 3 to 5 lang. Hindi ko po alam kasi sabi nung meron akong isang man of God na narinig na sabi niya, bawal kausapin ang patay. Ewan ko kung ano stand niyo, no po. Pero kaya, misa sinasabi ko na lang, Lord, sabihin mo po kay sino man yung bawa asawa ko, pangsabi sa asawa ko. So, hindi naman po ako ganun kasigurado, pero Lord, ang prayer ko sana kasama. Makarating po kay Pastor Eddie, lahat po nung mga sinabi, no po, na totoo naman po talaga na nakakamiss yung mga ginagawa niya. Tsaka, yun kasi po din si Pastor nakatalitik. Lalo naman, pero lately hindi na po masyado. Pero napunta po yan sa bahay eh, ang nakikipagkwentuhan. At napapasalamat po ako, Lord, sa kanya kasi salamat po pakisabi na napapasalamat ako kasi tinuli niya po kami na pamilya niya. Kami mag-iya. Kay Pastor Carlos, nagpapasalamat po ako kasi hindi niyo kami iniwan sa Eren, ng buong church, nung mawala si Pastor. Na, paano siyempre nag-alala, pero bigla, ano, ang bilis po ng sagot niyo. So, alam ko na nag-struggle kayo, dahil alam, hindi naman po madali talagang maging flock pastor, pero alam ko, in-encourage kayo ni Ma'am doon. So, thankful po ako kami na agad kayong nag-respond. Kumbaga, yung calling ng God sa inyo, na-realize nyo, and then, kahit mahirap, umuupo kayo. Yun. Nagpapasalamat din po ako kasi nakita ko po na ano, simula nung tanggapin nyo yung seryoso kayo. Parang nakita ko na, si Pastor, seryoso kasi eto, biglang ginagap. Yung mga ginagap pa na ni Pastor Eddie, alam kong gala po kayo. Pero alam ko din na ang isang strength na talagang mahilig kayong magbisita ng mga kapatiran. Na-mention niyo po yan sa akin dati. No po. So, and natutuwa po ako kasi yun, isa rin ako sa nabi kasi kani Pastor at naipapag-pray. Thank you po very much. No po. So, pray for you po na magtuloy-tuloy at maipatuloy po natin yung nasimula ni Pastor Eddie sa church na ito. Yun po. Si Pastor Roger, ang isang hindi ko po makakalimutan sa inyo, yung parang napaka-sunshine ninyo, pagpasok pa lang sa pinto, parang nakakagaan na kasi yung smile, yung ready smile ba, pag kinamayan mo, naka-open na yung ano, tapos naka-smile na siya. Yun, tsaka po, yun nga, yung tama, yung observation, I agree sa observation na ano, na yung eager po kayo mag-share ng insights nyo. Nakita ko po yun sa Wednesday pag tumatay po sa unahan. Parang nakaka-lift up, na parang good reminders po talaga yung sinasabi nyo. Na kahit yung verse alam na namin, pero na-remind po yung ganun po yung na-feel ko. Tsaka pa ang feeling ko pa marami pa po kayong nandyan sa heart nyo na experience nyo with the Lord na gusto nyong ma-share nyo sa amin. I'm looking forward po to. Yan. So, thank you po at happy Pastor Sunday. Tinutulak ako magsalita niyo. Purihin ang Panginoon sa umaga nito sa buhay natin. Nagpapasalamat na po at ang bayan ng Lord sa amin.
binigyan tayo ng dalawang pastor, magkakamang apo. Diba? Pero bata pa, marami pang time para maglingkod kay Lord. Nagpapasalamat talaga sa Panginoon kasi ito si Pastor Carlos. Maski pa-visitor nung lumalapit ito sa akin. Pero ang paglaban ko talaga sa tuturo ng prayer. Kasi pag nag-usap kami, lagi na pasimpa ko siya dito. Experience lang. Magkakuha lang siya ng ano, hindi yung ano. Unang reflection pa sa Lord. Pinag-pray ko na makasama yung misis. Lagi ko sinasabi, kasama mo man si Manong Lord, is it teacher Lord? Is para maka-experience ba? Kasi ibang church sila eh. So yun lang talaga, naniwala ko kay Lord. Na hindi po talaga sila nabalang espiritu para maglingkod sa church na ito. Kasi through prayer lang eh. Mataan si Pastor kausapin, Pastor Carlos, mataan. Eh, di lang sumulpot. Pawis ko nga, upo siya din. Natuwa ako, nagulat ako. Mataan siya kausapin. That is the will of God. No? Salamat Panginoon na ilang taon nang magkakilala kami, itong mag-asawa. So parang one family na rin kami. At talagang ang Lord ay napakabait sa buhay nila. O sa buhay natin lahat. Kay Pastor Roger naman, the first day, magkatabi kami. Pati, sabi ko, ano kaya plano ni Lord? May sumulpot dito. Ilan na sa isip ko eh. Talagang, hindi naman ako nag-invite sa kanya eh. May sumulpot doon sa tabi ko. Noong pantangol eh, ni Pastor Carlos pala nag-meet sila. Nag-usap ka ni Pastor Carlos. The following week, ilang week na, absent. Wala akong katabi. Parang there is something na, pag meron kang kapat, maging kapatiran na sa tabi, parang nalulungkot ka. Hanggang ngayon, pag wala ang isang niyang katabi mo, parang something na may naramdaman ka. Saan siya? Nalulungkot ka. Nag-pipray ako. Sana sa sunod na linggo, magsimpa. Nagsimpa nga! Lord, sana tuloy-tuloy na ito. Siya kasi gusto. Siyempre tayo, pag bago, gusto natin makilala, di ba? So, siyempre mo sa Pastor Roger from Saudi, to Golden City, to Christ Church. Ba? Talagang simuntot siya ng pagkain ng Espiritu para makarating ng Christ Church. Imagine mo, na daming churches, dito siya dinala ng Panginoon. Dilip? Diba? Pastor Roger. Wala na siyang Christmas. Kasi lagi naka-Christmas pag nakausap ko. Kita mo, may something na nakita mo ang lifetime ng Panginoon na siya ay willing to serve. Are you willing to serve? Ayan, narinig mo ah. Continuous na, Pastor Roger. Nung isang araw, yung ating prayer meeting, kasi nagsalita sa yung Hercules, parang namimiss ko na magsalita ulit. Nag-pray ko ako. Nilagay ka dyan. Purihin ang Panginoon. Salamat, happy Pastor Day. Okay po, sino pa po? 3 to 5 persons po. Sino pa po? Pwedeng magpasalamat, magpatotoo sa ating pastors. So, habang nag-iisip po kayo, ako gusto po magsalita. Ako na po ay kay Pastor Eddie para sa family po niya. Ayoko po umiyak eh, pero ako po ay dumating po ako dito sa Grace Church. More than 30 years na po akong Kristiyano. Pero iba pa rin, no? Continuous mentoring. Kung ako po ay umaatin ako dito, in-approach niya ako kung pwede po akong magbigay ng message. Dahil sa kagusto ko po maglipot sa Panginoon, in-accept ko po yun. Yung nakita ko po doon, yung trust niya, yung pagiging reliable na in-approach niya ako eh na alam niya na pwede akong mag-message. Isa po sa strength ko ni Pastor Eddie, magaling po siya mag-tap na mga potentials ko. Hindi ko po sinasabi magaling ako po ah, sa biyaya lamang po ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, simula nung ako ay pinagkatiwalaan niya, iba po mas yung level ng ating spirit
spirit ay tumataas. Pagamat na more than 30 years na ako sa Lord, no, pero iba pa rin yung continuous mentoring. At yung lapit ko po kay Pastor, ganun din kay Pastor Eddie, ganun po yung lapit ko rin doon sa yung pastor talaga namin, yung sa home church po namin na nawala na. At saka yung nagme-mentor, kasi until namin nagme-mentor din po sa akin na pastora din po. No? Same feeling, same love po na sila po ay lingkod ng Diyos. At yun po, hindi ko makalimutan na talagang pagkano, lalapit siya sa akin, may mga pinag-usapan kaming bagay regarding po sa ministry. No, kaya talagang na-appreciate ko po yung kabalitan ko ni Pastor. Yun po. Pangalawa naman po sa aking asawa, ayun po po. Alam niyo po, for more than 20 years, nagkaroon po ako ng struggle na nung kami po ay kakasal, lumabas siya sa pagiging pastor. Meron pa na lang sa pastor, sa Panginoon, Lord, pagkat po ako ay bibigyan niyo na magiging partner in life, yung makakatuwa ko sa ministry, pero siya lumayo for 20 years. Ang daming sinubukang mga negosyo, ang daming mga pinasok na very potential siya eh. Pa-PR po siya. At saka pala kaibigan po talaga yan. Natural na po yan. At saka natural po sa kanya yung palabiro. Ang dami niya po no? Ang dami niya mga pinasukan, pero hindi po pasamantala, okay, pero bakit gano'n? Nawawala ako. Tapos na alam niyo po yung walang direction talaga. Bagamat na kami po ay mag-asawa, talagang tumalating po sa punto na aminin ko po sa inyo, maraming beses na po kami muntik na magkahiwalay. Dahil love ko po si Lord eh. Ayoko po makita na wala siya sa ministry. Bagamat na tinutulungan niya po ako sa school, parang si Jonah nga ang nakita ko. Tapos nung siya po ay, di coincidence po na yung mga pangyayari, may mga connection. Si Pastor Carlos po nung, ang talaga po talaga pinag-usapan namin, ita-turn down niya yung pagtanggap po dito bilang pastor bago mag-meeting po noon. Talaga meron na po kami, sabi ko sa kanya, bahala ka kung ano yung ano po. Kasi ayoko din po siyang alam niyo po, ayoko po siyang diktahan kung ano yung gusto niya sa buhay niya, pero nakababa po ako sa prayer. Wala pong safest place talaga, kundi sa Lord lamang po. Alam niyo po, sabi ko ganito, nung time nung inanay niya, nung tinanggap niya yung ano, nagkaroon po ako ng kapayapaan. Kasi alam ko, bumalik siya sa Lord. Bumalik siya sa ministry. Bagamat na sa Lord nga siya, pero iba pa rin yung pagkakatawag po talaga sa kanya ng Panginoon. Nandun talaga yung kanyang yung bang hindi po siya pinabayaan ng Lord, hindi po siya hinayaan ng Lord na tuluyang mawala sa ministry. No, kaya, bagamat na nag-isip ako sa pagkandahan ng trabaho sa school, pero hindi po pwedeng pabayaan si pastor na hindi susuporta sa kanya. Eh sabi ko parang nag-dobe, triple yata yung aking magiging trabaho. Pero alam niyo po yung sa biyaya ng Lord. Love na love ko na ngayon na mga youth. Dati naiinis po ako. Kaya sabi ko, kasi naiinis ako, alam niyo po yung pagka nasali ka po kasi talagang maayos na sistema. Pagka nakikita, ano ba to? Pero alam niyo, love na love ko na kayo kasi sabi ko kay Pastor, i-disciple ko po ang youth. Kaya nupisahan ko na po ngayon. So sorry ha, pero love na po kayo. Yan. Yeah. Yun kay Pastor Roger po. Parang naryenda ang kapat niya lang. Yun po. Kay Pastor Roger po, maraming salamat po na ito po ay naging partner niyo po ng Grace Church. Totoo po yung sabi nila na palangiti po kayo.
nag-usap nga po kami ni Pastor na okay naman kasi pag Wednesday nag-ari siya, sakto, bigyan natin ng chance na makapag-preach. At yan po ay hindi aksidente. Yan po ay leading ng banal na espiritu po. No? Yun po, at saka talagang papasalamat po kami sa inyo na talagang every Sunday nga dito po kayo at kayo po ay nagiging kalakasan din po namin. Yun po, at yun po sa Grace Church family, maraming salamat po sa pagtanggap niyo po kay Pastor. Kahit may mga kahinaan siya, may mga kahinaan na po, maraming salamat po sa inyo. Sino pa po? Ano po yung kahinaan ng pandinig? Sino pa po? Ah, si Brother Robert. Tapos siya lang yung magpa-close. Pagkatapos yung kama. Diniktahan po eh, no? Una, aming matalapit yung una si Pastor Brown. Pastor Brown na makasalamuhan namin. Siyempre, ano yung part ng family namin? Napamahal sa amin kasi pang paglipat namin galing Parañaque mula dito yung naging church kay Pastor Brown na si Pastor Brown naging kaagapay din ng tatay ko na abutan ng tatay ko dito na tatay ako kita kapag tutulong. So therefore si Pastor Brown na naging part siya ng message namin na nagustuhan din namin pero hindi naman dapat talaga magugustuhan, hindi ang puso dapat hindi na magustuhan eh. Dapat magpasakot tayong lahat. Katulad ng pinuturuhan nila ni Pastor, sa bawat isa natin, kahit hindi naman tumating ng Pastor, napaka-importante na magpasakot tayo kasi mahirap sa buhay natin na walang Pastor. Totoo yun, kasi yan ang binigay sa atin ng Lord eh. Yun. Sa pangalawa, si Pastor Eddie, na yung humble heart niya, na Christ served siya, na dapat na lahat natin nakita natin, at dapat talaga na mag-treasure every moment ng church na to. Every moment, every history ng church na to, hindi sila mawawala. Tapos si Pastor Carlos naman, magpapasalamat kami. Kasi nakikita ko talaga, yung una-una na press kay Pastor, is yung nakikita ko talaga manawagan ko si Pastor. Kasi magkaiba yung, ewan ka, magkaiba yung pagiging pastor na application ko sa pagkakaiba sa man of God na makikita ko yung pastor kasi may direction yung ano eh, nakikita ko yung direction ng ano yung formula yun. Yung formula yun para sa church, yung formula yun sa ministry, yung formula yun sa pamilya na to. Nakikita ko yun. Kaya katulad, ihanin tulad natin sa mga early man of God, yun ko yung nakikita ko yun. Yung medyo, sa magmumula sa maliit na bagay, hindi, ano, parang, katulad ng mga fisherman, as in, hindi naman po incident, pero, ano siya, yung knowledge nyo, alam ko na ma-impact yung sa church na to. At sa right direction. Salamat po, Pastor. Pastor, ano po, Roger, salamat din po. At matitinta ko, nagulat po yun. Tinta po. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa mga magagandang messages na aming narinig sa aking brother husband, Pastor Penny. Salamat po sa buhay ninyo na naging bahagi po kayo ng buhay ng aming Pastor Penny. Ito po yung last na issue. Nawala siya. Wala ang aking pastor sa Shishin Sunday. Pero alam ko na nung manami na nas, kapiling na siya ninyo. Magamang, siyempre press pa rin po yung pagkawala niya. Sorry po, no? Pwede tayo po kasi yung mga alam po namin talaga sa pasunin ko talaga. Iwasan na naman. Bigla po kasi yung pagkawala ng ating pastor. So talaga mabigat po sa puso namin.
gusto ni Pastor sa mga kabataan. Maging sa mga kababaihan din po, mga kalalakihan, salamat po sa buhay ninyo. Sabi niya pa ni Nanay, mahalin natin ang mga pastor. Nanay ko po, talagang mahal na mahal po niya ang lahat ng pastor. Pero nung naging pastor po si Papa, hindi po niya nagtabuti. Pagiging pastor ni Papa. Sabi niya sa amin, lahat na magiging pastor, mahalin ninyo. Dahil iyan ang mag-aalaga sa inyong pananampalataya. Mahalin ninyo sila. Ipag-pray. Ayan po. Salamat po sa buhay ni Pastor Carlos at ni Pastor Roger. Salamat po dahil hindi lang po isa ang ipinalit ng Lord na pastor dito. Dalawa po kayo na dinala ng Panginoon dito po. Maraming salamat po kay Pastor Carlos at kay Ma'am Lourdes. Yung pong prayer namin, prayer ko po, tuloy, talaga pong pinag-pray ko po na kayo po talaga yung pumalit sa Grace Church bilang pastor po and pastor's wife, pastor si Ma'am Lourdes po. Salamat po sa inyong pagtanggap na talagang maluwag po sa inyong kalooban na tanggapin ang aming pong kahilingan na kayo po yung pumalit kay Pastor Eli. Kay Pastor Roger po, ayan, smiling face po talaga si Pastor eh. Percent ko po talaga siya nakita ng high smile po talaga siya papasok pa lang niya dito. So, napakagaang po, no? Nagaang ang loob ko po rin kay Pastor Roger dahil yun niya po, napaka, ano po na, maski sa pagsasalita rin po niya. Ayan, salamat po sa buhay niyo po, Pastor Carlos at Pastor Roger. Purihin po ang Panginoon po, no, sa buhay niyo po na talaga pong dinala kayo dito ng Panginoon para po kami ay alagaan at para naman po kami ay kami po ay magmamahal sa inyo po, sa suporta po sa inyo sa lahat ng ministry, sa lahat po ng gawain po dito sa Grace Church ay kami po ay nakasuporta po sa inyo. Salamat po sa buhay po ninyo, maging kay Ma'am Lourdes. At sa inyo pong lahat, sa Grace Church family, ayan, maraming pong salamat sa pagtanggilit. Ayan po, sa ating pong pagsama-sama, no, patuloy po tayo na maglingkod na may katapatan sa ating pong Panginoon. Ayan po, sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ayan po, meron po. Ayan po, ibigay po sa ayan po. So, maraming salamat po sa... Hindi, magsasalita pa po pala sila. So, bumili po ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Kung po naman ako po ay galing Saudi Arabia, siyempre, gusto ko sa church ko na pumunta. Dahil malayo, sa kulor. Ano ba yung kalooban niyo po sa akin bilang malibot ng Panginoon? So actually, marami pong church dito eh. May malaki na. So, naging kutikot ako. Sabi ko, kung saan ako talaga? So, I pray to God. So bilang malibot ng Panginoon, sa lahat ng gagawin mo, depression, lahat ng iyong namin, higat ka. Kasi alam niya lahat eh. So, nakakala ko, naglalakad ako dito, dapat sa aking Grace Church. Pumunta kaya ako. Tsaka, nakasalubo ko si Pastor eh. Kapag hindi ko sikleta. So, sabi niya, Pastor siya. Sabi ko, ito din ako ng Panginoon sa Saudi. Sabi niya, meron din siya church dito. So, bisita ko. At pumunta ako dito. So, actually, sa Panginoon, mga aksidente. Ang Panginoon, He knows everything. Baka ko pa isila. Lahat tapos na. So, be happy. Amen. Kasi, tapos na eh, no? Kaya kay Ellie, yun lang ang yun eh. And I believe the joy and the grace and yung pagkapala ay amen. So, sabi po, punta po ako dito. No? So, sabi ng Panginoon, share the gifts that I have.
So, yun yung aking narinig sa kanya. So, I want to share it to you. Hindi lang ngayon, susunod pa. Amen? Si Pastor, palain ka ng Panginoon. God is with you. Ano po? His grace is sufficient for us. Kahit anong pagkukulang mo, kahit pa ano ang mangyari sa iyo, His grace is sufficient for us. Pray for our pastor, lahat tayo. The prayer is very important. Mas maraming salamat kasi meron kang sister wife na prayer warrior. Ano po? So lahat po ay nakukuha sa pangalangin. Nothing is impossible for those who prays. So, maging manalangin kasi ang tagumpay, ang pagpapala, pagkapangyarihan ng Panginoon ay isa sa atin, sa Grace Church, sa Dinamo ganito. At hindi pastor po, kapatid daw yung konti. Kaya ng Panginoon ang konti. Because our God is a great God. Hindi po aksidente na dito sa lugar na ito ang Grace Church. Ibig sabihin, nandito, parahipuhin yung mga kapitbahay, yung lahat ng nandito. Dito tayo, nilagay ito, strategic place. No? Sabihin, nilalaman dito eh. So, sabihin, sa pamamagitan natin, matagala natin yung ating mga kapitbahay. Sabi nga ng Panginoon, gusto ka nakatira sa Golden City. So, dito ka mabito. Kasi pag ka pupunta pa doon sa malayo, pupunta ka pa doon sa Cubao, kasi ito yung aming main eh. Pupunta ka pa doon sa Kabuya, sabi ko, I live here in Golden City. And every day, I pray for the vital in Golden City Subdivision. Palay po kayo, Pastor. Maraming salamat po. Dalawang beses niyang sinabi sa akin na pagkalain ako ng Panginoon. Tuloy, hindi lang po ako pinagpapala. Pinagtitiin ko pa ng Panginoon. So, yun po. Sister Nito, wala naman sa ano. Si Ma'am Lourdes po ay nagsalita kanina. Sa kanyang account, ano po, ito po yung kanyang naobserbahan tungkol sa aming buhay mag-asawa at sa paglilingkod ko bilang pastor. Pero actually, sa akin po, bawat sandali ng aking buhay, araw-araw, ay dahil tinanggap ko siya, para sa akin, siya ay nangunguna. Ano man ang mangyari, ano man ang maging desisyon ko, alam ko na doon niya ako dinadala. At kung ako man ay... actually, pagka-graduate ko po ng seminaryo, hindi po ako nagpastor, nag-waiter ako. Sa pag-waiter ko, Heritage Hotel po yun. Pag-waiter ko, marami po ako natutunan. Ano yung tamang presensya, ano, tamang paglilingkod, ano dapat gawin. Alam ko na iyan ay magiging sandata rin para sa gagawin kong paglilingkod dito sa church. Hindi lamang po ako waiter, isa rin po akong agriculturist. Graduate ako ng agriculture. Kaya alam ko kung paano magtanim, mag-alaga, magpalago, magpabunga. At alam ko na gagamitin ako ng Panginoon para sa talento mo pinagkaloob niya. Hindi lamang din po ako agriculturist, isa rin po akong mag-minister. Alam ko kung paano maghuli ng isda. Mga pamamaraan, kahit mahirap nasa ilalim ng kuweba yung mga isda, kahit yan ay nasa ibabaw ng dagat na lumalagay dyan, alam ko kung paano sila maghuli. At nakikita ko na sa pamamagitan niya, sa mga karanasan niya, gagamitin ako ng Panginoon para gamitin yung skill na yan. Marami pa rin pong katangian, hindi po katangian, ha? Katangian ay binigyan Panginoon na alam kong sa pagiging taxi driver, yun po ay ako'y nagdadala sa kanila kung saan sila pupunta, tamang lugar. Yun din po yung pinapangarap ko na gawin dito sa church. Dalhin tayo sa tamang pananampalataya, tamang paglilingkod, tamang pagpupuri sa Panginoon. Yan po yung kaya maraming maraming salamat po sa lahat po ng inyong binanggit sa inyong pakikipagtulungan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa asawa. Okay po, tinatawagan po si
sabi ko sa anong Pastor Robert. Pastor Robert, para po ipag-play ko yung ano mga pastor. Tapos sa hinihiling ko po ang bawat isa po ay tumayo, ilay hands po natin yung aming po mga kamay sa mga pastors po natin. At yan din po ang susunod sa Biblia. Iatang natin ang ating mga kamay. Panginoon, nasa langit sa pangalan na ito, napakalaki ko rin ilihiling po sa aming kongregasyon. Ipagdasal ang aming mga manggagawang ito at magbigay pasalamat at appreciation sa buhay nila sa pagkakaloob sa kanilipot para sa iyo. Lord, ang buhay nila, Lord, ay maging kahaya-aya sa pag-alaga ng tupa na ito sa loob ni Jesus Christ, Lord. Na kami ay hindi mapariwala, manourish, manurture ang inyong salita at ito lamang ay kasama ng buhay. Gabayan niya sila, Lord, sa kanilang mga pagsariling katawan, sa kanilang mga health condition, na ganun naman ay sa yugto ng kanilang paglilingkod, mamatawi ang bukod tanging pagmamahal lamang nila sa iyo. Masunod nila lahat ng kagustuhan mo, mapatulayan nila na sa darating na lugar ng paglilingkod sa iyo, sabihin nila ay your will be done in their lives. At Lord, at kaya po ni Paul, sabi ni Paul, be a debtor. Ang only obligation ni Paul was to preach the gospel. Ganun din po ang maging buhay nila para sa akin. That they will teach us how to be a fisherman sa buhay na pananampalatayang Kristiyano. Gabayan niyo sila, Lord, si Pastor Carlos, si Pastor Roger, na mamutawi ang pagmamahal sa kanilang samahan sa paglilingkod para sa inyo, Christ Church. Love you, Lord. Inabalik namin ito. Papa, salamat. Pangalan ni